Welcome back to my channel, mga katropa. Ngayon, meron akong siyang share sa inyong Peugeot 5008. May problema siya, mga katropa. Not communicating with other system, mga katropa. So, ang problema nito, mula nung nagsara yung Peugeot na workshop, so kami na nga yung humawak ng Peugeot ngayon. Ito matagal na stock sa bahay ng may-ari, mga katropa. Chinek ng mga mechanic ng Peugeot. Ayun, may problema. Ang naging problema nito, mga katropa, nagpalit lang sila ng battery after a week, a month. Hindi ko na kasi alam yung story. So, nagpalit sila ng battery, tapos bigla na lang ayaw ng umandar. So ngayon, chinek nila yung ano system, pati ECU, binuksan nila, yun, nakita nila may sunog. Pero wala na yung ECU kasi rito kinuha nila, mga katropa. So hinahanap ko nga, wala na yung ECU. So nag-send naman sila ng picture. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung picture sa content na to para makita nyo lang din yung problema ng ECU, mga katropa. Ngayon, bago ang lahat, siyempre, magpapasalamat muna ako sa mga subscriber, YouTubers, viewers, sa mga sumusuporta sa aking channel. Maraming maraming salamat sa inyo, mga katropa. Yan, sa mga hindi pa nakasubscribe, magsubscribe na kayo at hit nyo ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Yan, mga katropa. So, yun nga. Nagsara na nga yung Peugeot, mga katropa. So, hinandil ng Mazda yung Peugeot. So, ngayon, kami na yung mga problema ngayon, mga katropa. So, sa mga tweet, in-order na ng bagong ECU, pagsalpak ng bagong ECU, not communication, mga katropa, to other system. Hindi ko lang alam kung anong system. So, ngayon, yung ginagawa ko, mga katropa, binaklas ko lahat, fuse box, battery, pinag-check ko yung mga fuse. So far, so good. Okay naman yung mga fuse, yung mga visual checking lang, mga katropa. So, meron akong napansin sa isang fuse box na may melted siya, may konting melted sa parting loob kasi hindi ko kasi mabuksan, mga katropa, naka-fix. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan banda. So ngayon pinag-isprayan ko lang yung socket, tapos mamaya ibabalik ko lahat, tapos try scan ulit kung magkakaroon ba ng communication o ano. Pero may duda kasi ako sa ano, mga katropa, sa fuse box niya, mga katropa. So matindi kasi pagkakasunog ng fuse ng PCM sa loob, mga katropa, kaya may duda ako sa system na yon, sa system ng fuse box tsaka sa battery manager, mga katropa. May papakita ko sa inyo. So ayun nga yung problema, mga katropa. I-share ko lang sa inyo para may konting idea lang kayo, mga katropa, pag sa inyo na nangyari or na-encounter nyo. So kaya ako i-share. Ayan, so halika, punta na natin, mga katropa. So ito yung battery manager niya, mga katropa. So ito ang battery manager niya. So duda rin ako rito, mga katropa. So ayan, so ito naman yung ECU connector. Ayan, so ito yung fuse box connector. Ayan, mga katropa. So yan, pinag-isprayan ko na yan, mga katropa, pinaglilinis ko na. At ito, chinek ko na rin yung fuse niya. So par okay naman yung mga fuse niya. So pinag-isprayan ko yung gamit yung yan, electronic contact cleaner, mga katropa, yung mga socket. So ito nga pala yung ano, mga katropa, ito nga pala yung bagong ECU. Ayan, bago yan, mga katropa. Pero lost communication with other system. So yun nga yung da-diagnose natin. Baka yung problema nito sa Ken High tsaka Ken Low. So binigyan ko muna kasi ng first step, mga katropa. Inaklas ko muna yan para malinis lahat at makita ko rin yung kung anong may problema ba sa mga socket nya o sa mga pin nya. So syempre wiring, yan, chinek ko na rin. So tapos yun nga, ibabalik ko ulit. So okay naman yung mga socket, mga katropa. Ipapakita ko sa inyo yung fuse na sunog, mga katropa. Ilalagay ko sa content. So ayan,
So ngayon ito yung fuse box. So pinag-i-sprayan ko na yung mga yan. So napansin ko itong place na to may sunog sa ilalim. Hindi lang kasi makita. May sunog sa ilalim yan. Pero okay yung fuse mga katropa. Pero may sunog sa ilalim. Yan. So yung ano kasi, yung mga puti-puti na nakakita nyo yan, yun yung mga relay pa yan mga katropa. So yan, mga relay pa yan, yung puti-puti na yan. So hindi ko mabuksan, parang nakapix siya, kaya hindi ko ma-check. Pero may duda ako dyan sa mga relay na yan or dito sa fuse box system na yan. Kaya pag naikabit ko na at ganun pa rin, at na-check ko na yung wiring nung Ken papuntang ECU, so baka papalitan ko yan mga tropa. So ayan yung mga fuse nya mga tropa. So ibabalik natin yung mga fuse. So halo-halo na yan kanina, nasa la cellphone, pinicturean ko kasi bago ko tinanggal, so ginanyan ko na para maano ko kasi gagamitin kong pang video yung cellphone ko, kaya inayos ko silang ganyan tapos ibabalik dito mga katropa. So ibabalik ko muna mga katropa. So ngayon mga katropa, ilalagay na natin yung mga fuse. So ito yung merong konting sunog sa ano, sa ilalim niya mga katropa. Kaya yung sabi ko, yung mga puti, mga relay yan, kaya mahirap mag ano, mahirap buksan, hindi makita, nakapix siya mga katropa. So baka papalitan ko ng ano, tatry ko muna siyang i-install ulit mga katropa. So install muna natin yung mga fuse box at ano, kumpletin muna natin mga tropa tapos testingin ulit. Nalinis ko lang naman yung mga yan. So ayan mga katropa, nakompleto ko na. So ngayon try ko muna i-scan mga katropa, tignan natin kung may nagbago ba o ano. Ganyan lang kasimple yung ano ng video at mga katropa. So scan muna natin. Thank you.
So ngayon katropa, yung trouble niya ay can't communicate to ECU. Cannot communicate to ECU yung Ken niya. Ayan, wala daw communication yung Ken to the ECU management na katropa. So ngayon sitikin natin yung wire ng Ken galing ng DLC papunta ang ECU kung okay ba yung wire niya. Sitikin lang natin by continuity mga katropa. So sana natin. So nakakonect na yung wire ko papunta ng sa DLC connector, yung isang pin dun ng Ken High. So ngayon hahanapin natin dito sa socket ng ECU yung ano niya, yung kung buo ba yung linya. So ngayon meron tayong multimeter naka ohms, tapos yung may kung nakita nyo yan, yung merong horn na yan, yan merong busina na yan, iingay yan tanggal, so wait lang iingay yan mga katrop yan. Diyan natin malalaman kung okay yung wiring, yung continuity ng wiring nya. So ngayon dito tayo mag-umpisa. Isa natin dito sa meron akong karayom na in-improvise na pan-check. So pagka ganyan kasi hindi authorized yan, dapat sa likod mga katropa. So mas madali tayo rito. Isa-isain lang natin yan. Ito yung wire niya, ang galing ng DLC connector. Yung Ken low. Yung low ito, yung low. Ngayon hahanapin natin yung I. Ililipat ko muna siya dun sa connector niya dun sa high mga katropa. So okay siya. Ayan o. Ibig sabihin, okay yung wiring. So sa high naman tayo ngayon mga katropa. So ito yung high. Ito yung low. Ito magkatabi na to na nasa baba na yan. Sa pangalawa, magmula ka dito yung pangalawa. Ayan. Ito yung high. Ito yung low. Yun yung wiring niya dun. So yun yung Ken papunta rito sa ECU. So ngayon papakita ko sa inyo yung dun sa loob naman para malaman nyo kung saan kinukonekta yung Ken High at Ken Low para papuntang ECU. Papuntang ECU yun mga katropa. So ayan yung data link niya mga katropa. Ito yung Ken High at Ken Low yan, magkatapat. Kagaya ng tinuro ko sa inyo sa isang video, ibilangin natin. Ito yung mag-umpisa yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, sa 6 siya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6 tsaka 14 mga katropa, yung Ken High tsaka Ken Low ng isang unit. Yan, papuntang ECU yan mga katropa. Yung chinek natin kanina dito yan sa dalawa. So meron siyang continuity. Pero wala siyang communication with the ECM. So yun yung hahanapin na isa pang problema mga katropa. So kaya ayan, at least yung pinakita ko sa inyo sa isang video, ulitin ko, DLC connector, ayan siya, 6 tsaka 14 kasi ito 16 pin. So 6 tsaka 14 yung Ken High tsaka Ken Low. Ayan mga katropa, na-check ko na nga, agay narinig nyo naman yung continuity ng wiring. Ibig sabihin walang putol yung wiring, ibig sabihin okay yung wiring mga katropa, pero can communicate pa rin sa
PCU management, mga katropa. So yun yung iti ano natin. Yun yung itutroubleshoot ko pa, mga katropa. I-update ko kayo. A few moments later. So ayun, mga katropa, dumating na yung PCU. Nakakabit na nga yung PCU, pero loose communication pa rin. Pidyot 5008, loose communication pa rin. Dumating na yung request ko na hanapin yung lumang ECU niya. So nandiyan na, mamaya ipapakita ko sa inyo ngayon. Chichikin ko ulit yung ken niya kung okay ba. Na-check ko na nung nakaraan yung wiring, manually check continuity. So okay naman yung ken high tsaka ken low niya, mga katropa, yung continuity. Pero ngayon i-check ko lahat yung kung mayroon bang shortage, so ano, para makumpirm lang, mga katropa, bakit ayaw pa rin mag-communicate, ayaw pumasok. So ngayon i-check natin ang manual, mga katropa. So gagamitan ko nitong special tools na ginawa ko, mga katropa, para hindi ako mahirapan mag-check. So ngayon sasak natin sa DLC. Ayun yung DLC na ito. So ayun, nakasaksak na, mga katropa. So ngayon yung gagawin natin, mga katropa, chichikin ko muna yung voltage niya, kung may connection ba siya sa, kung may bolt ba siya sa ground, chassis ground, saka sa body ground yung sakyan. Ayan, siset ko sa voltage. Ayan. Siyempre, sa B plus natin to. Sikin natin yung ground, body ground. Nalagay natin sa number 4. Body ground, battery ground. So ngayon, chichikin natin. So, body ground tayo. So ayan, meron siyang 12.20 sa battery ground supply. Meron din siyang 12.20. Dapat parehas lang yan, mga katropa, yung makukuha dyan. Kung wala naman tayong makukuhang 12.20 dyan, ibig sabihin walang supply ito. So ngayon, pag walang supply itong B plus, hahanapin natin ngayon kung saan kung saan siya nakakonect yung supply niya, para makita natin kung alin yung sira. Fuse ba yung sira, mga katropa? Dapat na may supply pareho, 12.20 yan. 12.20. So baliktad lang yung ano sa ano, pero 12.20, mga katropa, kasi naka front camera tayo. So ayan, 12.20 pareho. So ngayon okay tayo dito sa supply niya, sa voltage. Ibig sabihin, pasado yung voltage ng sasakyan natin, at meron siyang 16, nakakuha tayo ng 12.20 volts. Ngayon chikin natin yung 6 saka 14 na ohms. Siyempre, bago natin chikin yan, siyempre kailangan naka-slip mode lahat, mga katropa. Naka-slip mode lahat. Kung ano makukuha natin dyan. So ngayon, naka-off yung key. So chikin natin siya kung ano makukuha natin sa 14 saka 6. 14 tsaka 6 ohms tayo, tropa, ohms. So ngayon 14 tsaka 6, ayan, 61.9. so 61, so ibig sabihin pasado, kasi yung ano natin is 60 plus 1, ayan, plus or minus 60, plus or minus. Halimbawa naging 59, okay pa rin yan. 61, okay pa rin yan, kasi 60 plus or minus 1 tayo ohms, mga katropa. So pasado. So ngayon, ibig sabihin pasado yung line ng
Ken Lo at Ken Hai, mga katropa. So ngayon, halimbawa hindi niyo nakuha yung 60 na nakuha niyo 120, ibig sabihin may problema either sa ECU or sa BCM. Ngayon, papakita ko sa inyo mga katropa. Di-disconnect natin yung sa ECM. Kung ano makukuha natin reading dito sa dalawa na 'to mga katropa. Di-disconnect natin yung sa ECM. Tingnan natin kung anong lalabas mga katropa. Disconnect ko muna mga katropa. Siyempre, disconnect muna natin yung battery mga katropa. Ayan, naka-disconnect na yung battery ngayon. Di-disconnect natin itong ECM. Actually, nandito yung line niya. Medyo mahirap tanggalin. Kaya tatanggalin ko itong tatlong ano na to. Wala na magiging problema dyan. So ngayon, na-disconnect ko na mga katropa. Ayan. Chichikin natin ngayon yung 6 at 14 na terminal. So ayan, lalagay ko yung lalagay ko yung meter natin. Kanina nakakuha tayo ng 61. Sabi ko nga plus or minus dapat 60 or 59 plus or minus. So pasado yun. Ngayon dinisconnect natin yung ECU. Yung gagawin natin ngayon para lang malaman natin yung ECU na may kung may problema. Halimbawa yung ECU yung may problema, yan ganyan disconnected, kung ano makukuha natin sa 6 at 14. So 6 at 14, kung ano makukuha natin. So ayan mga katropa, pag may problema yung ECU nyo or BCM nyo mga katropa, pag sira yung resistor ito, halimbawa sira yung ECU natin, example lang, ayan, yung nakuha ko is 120. Ayan. Kasi halimbawa nga sira dahil dinisconnect ko yung ECU, nakuha ko 120. Ibig sabihin ganyan, may problema mga katropa. Either yung ECU nyo or yung kung ano mang module yung may sira mga katropa. So, kahit naman yung BCM nyo yung sira, ayan pa rin yung lalabas mga katropa. So, ayan mga katropa. Nakita nyo kung paano i-check yung kung may problema ba yung ECU nyo or kung ano man may resistor, ECM, ay ECU. ECU or yung BCM nyo, yan yung lalabas 120. Bakit nagiging 60? Dahil 120 naman pala bawat resistor. Kasi sa Ohm's Law yan mga katropa, dinidivide lang yan sa Ohm's Law. Yan. Ibig sabihin may problema ngayon. Ibabalik natin, tsaka natin chichekin mga katropa. Halimbawa, pinalitan na natin ang ECU. Halimbawa, mayroong problema ngayon ECU. Ngayon, bago natin tinanggal. Halimbawa, may problema yung ECU. Ngayon, na-check nga natin at tinakwa natin. So ngayon, bumili na tayo ng bagong ECU. Halimbawa, so ibabalik na natin yung bagong ECU. So balik muna natin. So ayun, sasaksak na natin mga katropa. Ayan, nakabit na. Halimbawa, nagkulit tayo ng bagong ECU. Chichekin uli natin mga katropa. So, ayan na yung ano natin. Ayan na yung meter natin. Chichekin uli natin yung 14 tsaka yung 6. 6. Ayan. 6 tsaka 14. So, ayan na. So, ibig sabihin, okay na yung ECU natin.
buo na yung resistor. Kanina, inalimbawa natin na tinanggal natin na halimbawa putol yung resistor. Kaya lumabas yung 120. Ibig sabihin nun, yung may problema sa may ECU. Kasi ECU yung dinisconnect natin mga katropa. So ayan, kita nyo na mga katropa. Ganyan lang kasimple mga katropa yung pag-ano. So doon naman tayo sa voltage test mga katropa. So siyempre mga katropa, kinonect ko na yung negative battery. Ngayon kukuha na natin yung voltage test na naka-on yung na naka-ACC. Kukunin natin voltage ng 6 tsaka yung 4 mga katropa. So yung ground natin, siyempre kukuha tayo ng ground para makuha natin. Dapat makuha natin ay 2.7 tsaka 2.3 mga katropa. So dito muna tayo sa 6. Okay, sa high, can high muna tayo. Can high voltage. So meron siyang 26. So okay pa rin yan, 26 mga katropa. Ayan, 26. Tapos punta tayo sa can low. So meron siyang 23. So pasado pa rin yan mga katropa. Yan yung voltage ng can low tsaka voltage ng can high. Pag na pag sinukat mo ng ganyan yan mga katropa, at wala sa, at pareho sila ng reading, halimbawa 2.5 yung reading niya mga katropa, dito 2.5 tapos dito 2.5 din, ibig sabihin meron kayong shortage sa wiring mga katropa. So ayan yung ano niyan, yung pag nagkapareho yan mga katropa, ibig sabihin meron shortage. Dapat hindi sila pareho, dapat ito 2.3, ito itong mga 2.7, 2.6. Ayan. So nagra-round na rin siya ng 2.7 kasi ra-round daw mo itong 5, magiging 7 na to. So pasado pa rin mga katropa. Huwag lang siya magiging parehong 2.5 dito tapos 2.5 dito. Ibig sabihin mayroong shortage sa wire mga katropa. So ayun mga katropa, ganun lang kasimple. Ibig sabihin yung mga wiring niya tsaka yung ECU, walang problema mga katropa. Kahit na aling system, walang problema. Bago na yung ECU, ayaw pa rin mag-connect. So ayun mga katropa, yung pag-check ng actual, pinakita ko sa inyo ng actual mga katropa, yung kompletong pag-check ng can high at can low, kung may problema ba o wala. Eh wala siyang problema, pasado lahat mga katropa. So ibig sabihin okay yung mga linya, pero ayaw pa rin mag-communicate. Yung sa akin lang, pag-check lang ng wiring mga katropa. Tsaka hindi ko pa kabisado yung computer, kaya ayoko pang masyadong ano. Hindi naman ako binibigyan ng authorized na gamitin ko yung computer. So sila lang, at binabasa ko lang yung lumalabas na trouble, tapos ina-analyze ko lang, tapos ginagawa ko yung best ko para check-in, para ma-confirm lang mga katropa. So siguro naman pagdating ng ano, hahawakan ko rin mga katropa. Ngayon hanggang wiring harness, wiring lang muna ako yung pag-check. So ayun mga katropa, papakita ko sa inyo yung ano, papakita ko sa inyo yung ECU niya mga katropa, yung luma kasi dinala na dito. So halika na. So eto na yung ECU na luma mga katropa. Binuksan ko na yan, binuksan ko yan para makita ko yung loob. Ito yung nasunog mga katropa. Sabi nung isang ano, tinanong ko kung ano to kasi hindi ko masyadong kabisado kapag ka mga ganito. Sabi, kapasitor daw. Kapasitor daw yan. Sunog. Ngayon, binuksan ko nga ito mga katropa. Ayan, nakita nyo lang yung mga pinasunog. Yung back cover niya. So, ayun.
yan, ikinasunog mga katropa. Yung nakalagay itong kapasitor na sinasabi nila mga katropa yan. So ito yung ECU, yung loob ng ECU ng Pidgeot mga katropa. So hindi ko pa confirm kung anong dahilan ng pagkasunog, pero may suspecha ako dito na kasi yung story niya mga katropa, nagpalit yata ng battery tapos hindi na mag-start. So ibig sabihin baka nagkaroon ng shortage mga katropa sa pagkapalit nila ng battery, kaya nagkaganito yung ano, kaya nagkaganito yung ECU, nag-short sila sa battery, nag-shortage yung pinalitan, so kaya nasunog tapos hindi na mag-start. Siyempre, napalit sila ng battery, kinabit nila yung battery, hindi na mag-start, siyempre, binuksan nila. So, yun nga, mga katropa. Yung nangyari sa ECU. Yun nga, suspect yung baka na shortage sila pagpalit ng ano, pagpalit ng battery. Tapos, kapalit nila, hindi na mag-start. Tapos kaka-start nila, meron pang isang suspect dito mga katropa. Nag-jumper sila, baka mali yung pagka-jumper nila mga katropa, kaya nagkaganito, nagkaroon ng shortage. So nakita nyo naman yung ano, papakita ko sa inyo yung ano mga katropa, yung place ng battery. So ito yung place ng battery. Nandito yung negative sa likod, ang sikit niyan mga katropa, tapos nandito yung positive. So yung suspect na mga katropa, kung hindi sa pagkaka-jumper na sira yung ECU, so nagkaroon sila ng shortage ng pagpalit ng battery, na short sila. So ayun nga, hindi rin alam yung ano, yung kung anong ginawa nila, kasi nung hindi na nila mapaandar, iniwan nila, kinuha yung ECU, dinala, tinignan. So tapos yun nga, inorderan, yun nga, hinawakan namin yung Pidgeot. So pinuntahan, tapos chinek, inorderan namin ang ECU dahil merong sunog yung ECU. So ngayon, last communication naman mga katropa. Yung mga past previous na ginawa, hindi lang namin alam kasi iba yung gumawa. So kaya hindi namin alam kung anong ginawa nila, bakit nagkaganon, na shortage ba sa pagkaka-jumper bago nila palitan ng battery, or nagkaroon sila ng shortage sa nung pinalitan nila ng battery mga katropa. Yun lang naman yung magiging problema nito mga katropa. Wala namang problema sa harness. So yun nga, okay naman yung Ken High at Ken Low ngayon. Yung pinagtataka, bakit hindi siya makakommunicate. So ngayon, ayun pa yung isang inaano ngayon. Nag-on naman siya, ayaw lang mag-start kasi nga hindi pa siya nakakommunicate sa ECU mga katropa. So ayun mga katropa, naghihintay pa ng bagong update kung anong gagawin mga katropa. So ayan yung istorya ng video na to. Sunog yung kapasitor. Baka hindi kinaya yung voltage na umano rito mga katropa, sumobra sa voltage kaya nasira yung kapasitor niya, nag short. So ayan mga katropa, a few moments later. So ito na mga katropa, bibigyan ko na kayo ng update sa Pidgeot na ginagawa ko, na lost communication with ECU. So ngayon meron na akong diagram, kasi nung una wala akong diagram, kaya hindi ko alam kung paano ko i-check mga katropa kung alin talaga yung may problema, kung bakit siya naglo-lost communication.
yung sa ECU, kahit nagpalit na tayo ng bagong ECU mga katropa, ay lost communication pa rin. So ngayon, meron na akong diagram. Ngayon, iulitin natin na check at ipapakita ko sa inyo kung paano mga katropa at paano bumasa ng diagram. So ngayon, i-double check ko lang ulit lahat ng pinag-check ko dati para ma-confirm lang mga katropa. So ngayon, meron na akong diagram. Hindi na ako masyado mahihirapan mga katropa. So, umpisahan na natin mga katropa. So, ayan na yung diagram ko mga katropa. So, ito yung socket ng ECU, 53 pin. Ito naman yung sa fuse box mga katropa, yan yung chichikin natin. Tapos ito yung sa ECU galing sa papuntang ground. So, chichikin natin yung ground. Ito naman yung sa ESP mga katropa. Chichikin natin itong dalawang to papunta rito. Tapos ito naman yung sa BSI or yung built-in interface. Yan. So isang socket lang, yan yung chichikin natin kung mayroon ba siyang continuity papunta rito sa ECU mga katropa. Lahat yan sa ECU yan, lahat may check yan. So yan. So ito kasi sa may fuse box may relay, so hindi natin siya masusukat ng continuity. I-on muna natin bago natin siya masukat. So ngayon kailangan pang switch on, so hindi muna natin gagalawin yan. So dito muna tayo sa BSI, tsaka sa ESP, tsaka sa ground, tsaka sa fuse box mga katropa. So umpisa natin siyempre sa DLC yung Ken high tsaka Ken low, kung meron bang papunta rito sa ECU na linya mga katropa. So yan yung diagram na print ko katropa. So ito nga pala yung ginawa kong box ng DLC at nakadugtong dito yan sa yun. Yan, nakadugtong sa DLC niya sa connector. Kaya madali ko na lang ma-check ngayon yung Ken high at Ken low mga katropa. So, yan. Siya nga pala, ito palang pag-check na to ay na-double check ko na kanina. Ituturo ko lang sa inyo kung paano i-check at saan tayo pupuntang location para lang meron kayong idea mga katropa. So, meron yung iba nga. Yan yung fuse box. Minarkingan ko na yung mga fuse sa fuse box na pwede nating chicken na nakalista rito. Ayan. Ayan siya. Ay nakalista dyan. So, ayan yung pupuntahan natin namaya mga katropa. Bibigyan ko lang kayo ng idea para pagka sakaling sa inyo nangyari, magkaroon kayo ng idea sa ganyan checking mga katropa. So, umpisahan na natin mga katropa. Siyempre, unahin natin dito sa Kenya yung high speed tsaka yung low speed. So, sasaksak natin sa high speed tong isang connector ng tester. Tapos, para mas madali natin ma-detect, lagyan natin sa ohms. Continuity yung checkin natin dito mga katropa. Tapos, lagyan natin sa may sound para pagka tutunog na lang siya. Yan. Diba? Para mas madali natin ma-detect ngayon. So, ito yung ating sa ECU, yung 53 na So, ito yon yung 53 pin. Ayan. 53 pin siya. Ayan. So, ngayon. Ayusin ko muna para medyo madali na lang natin i-check. So, ayan. So, unahin natin yung Ken high sa number 6 mga katropa. So, ito yun. Kung mapansin nyo, meron ng marking yan mga katropa. May narkingan ko na yan. So, ito siya. Oh. So, ayan yung Ken high. Ibig sabihin, meron siyang continuity mga katropa. So, okay na tayo dyan sa Ken high. Lilipat tayo sa Ken low.
low speed tayo. O yan, pansin nyo, meron din continuity yan, nakatropa. So ito yung low, ito yung high, can high can low. Ito yung low, so yan, high tsaka low, yan dalawa na yan. So ngayon tapos na tayo, ngayon pupunta tayo rito ngayon sa, so ayan, dito tayo ngayon sa F20 number 4 fuse 20. Pupunta tayo rito sa fuse, sa ECU number 6, mga katropa. Ayan, ECU number 6. Ngayon hanapin natin yung number 6. So ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, yan natin, yung ano natin. Tapos pupunta tayo sa F20. Oh, so yan, meron siyang continuity. Yan, so ibig sabihin okay yung linya natin dito sa number 4 papunta rito sa F6 wiring harness. Ibig sabihin okay yung continuity, mga katropa. So ngayon pupunta tayo sa 1, dito pala yun. Tayo, tapos sa F10 tayo, fuse 10. Yan, so meron siyang continuity. Meron siyang continuity mula rito sa F10 dito papunta rito sa 1. So ngayon susunod natin yung F19 papunta rito sa sa socket ng ECU 18. So yan, 18, and then F19. So yan, meron siya. And then F5 30 18 30 oh, any 30 30, tapos fuse F, fuse 5. Oh, 30 ka. Club 30. Oh, ini. So, ayan, 30. So it's on 19 18 19, pergi so di teman tayo sa 19 19, papunta sa DSI. So papunta sa DSI tayo. So iseset ko muna yung ito sa loob. So ayan, tignan natin itong sa nakasuksok na dun sa 19. Pupunta tayo rito sa BSI sa number 10 na ano, mga katropa. So ayan, number 10. So yung socket nya ay ayun,
Yung kulay itim na yun, mga katropa. Ayan. So, hugutin ko muna, mga katropa. So, ayan, mga katropa. Ito yung BSI natin. Socket. Tapos ngayon, dito tayo sa 19. Nakatusok na yan, mga katropa. Yan sa ECU socket. Ayan, sa 19. Ayan, tutusokin natin dito sa ano, kung meron siyang continuity, mga katropa. Yung kasing BSI niya, ito yun. Ito yung BSI niya, yan. Yung malaking box na yan. Yan. Yung, kung tawagin sa Mazda ay BCM. So, pagdating sa Peugeot, sa mga G-tron, mga ganyan, tawag na BSI, built-in system interface. So, ayan. So, ngayon, hinugot ko na yung socket, mga katropa. Ito yung socket niya. Yan. Ito yung number 10. Mag-umpisa tayo ng bilang dito sa taas. 1, 2, 3, 4, pababa. So, number 10. So, ngayon, ito yung kitestingin natin kung meron siyang continuity. So, itutusok ko muna ito. Tingnan natin. So, ayan. Kung naririnig niyo yung tester ko nandito sa taas. So, ayan. So, meron siyang continuity. Ibig sabihin, okay yung line, mga katropa. So, ayan. Ito yun. Socket ng ECU. Punta sa socket ng body control module, built-in system interface pagdating sa Peugeot, mga katropa. So ayan, meron. So punta naman ngayon tayo dito sa ESP. Ito naman ngayon chichikin natin, mga katropa. So tsaka itong ground chichikin din natin. So ayan, meron siya. Punta naman tayo sa ESP. So ayan, mga katropa, ngayon yung susukatin natin naman ngayon ay yung number 52 tsaka number 40 sa pin ng ECU. So papunta rito sa ESP, number 15 tsaka number 27. So ngayon yan, ito yung number, ito kasi yung 50, yan. Yung 53 kasi natin, mga katropa, yung pinaka last na yan. Yan. Ito yung pinaka 53 natin, itong isang butas na to. Yung the next na butas na yan, ayan na yung 52. So, di ba? Kanina kung napansin nyo, ito yung tines ko papunta sa DLC ng Ken High tsaka Ken Low. Yan dalawa na yan, mga katropa. So, ibig sabihin, ito yung nagkukonek sa ESP. Yan, sa ABS system niya, mga katropa. Sa module. Yan, itong dalawa na to. So, ngayon, pupunta tayo dito sa 50. Ilalagay natin sa 52 kasi yung pin. Ito yung 53. Ito yung 53, itong pinakahuli. Ito yung 52. So diyan natin tutusok ngayon yung ating tester sa socket ng ECU sa 53 pin. Kaya meron siyang ano diyan, 53 pin. Ayan yung pinaka number ng pin niya. So tapos ngayon, tropa, pupunta tayo rito sa socket ng, ayan yung ano niya, yung socket, ayan o. So dito sa EPS. So pagutin ko muna, tropa, hirap pagutin na. So ayan. Tropa, kung mapapansin nyo, meron na marking kasi nga, minarkingan ko na ngayon, mga katropa. So, saan tayo pupunta doon? Kanina sa number 27. So, ayan. Atusok sa number 27, mga katropa. So, yan. May tunog yung tester natin. Ibig sabihin, meron continuity, mga katropa. Yan. Kumbaga, ito yung pinaka-connected ng Ken High at Ken Low ng ABS. Yan yung Ken High at Ken Low. So ngayon, pupunta tayo sa number 40 naman. So sa ESP pa rin, number 27. So ililipat lang natin dito. Ito kasi yung number 40. So pababa ulit tayo dito. Checkin natin. Ilipat natin tong ano dito sa kabila. So, ito. So, ayan.
So, ibig sabihin merong continuity mga katropa. So, okay na yung linya natin dito sa ano, sa 52 papuntang EPS, tsaka 40 papuntang 27 EPS pa rin yan. Kumbaga yan yung Ken high tsaka Ken low nya. Ibig sabihin meron siyang communication sa wiring. Sa wiring mga katropa, tsaka rito sa BSI natin. Ibig sabihin no, yan meron. Tapos ngayon, so checkin natin yung ground mga katropa, ito. So okay na tayo dyan. Checkin natin yung ground ngayon. Sa ano tayo? Sa number 53. Yan, ito yung pinakalas. Ito yun, 53. Saan tayo kukuha ng ground? Dito na lang, ayan, dito na lang sa bolt na to. Ayan, tingnan nyo ah. So ayan, ibig sabihin okay yung ground natin, yung line ng ground sa ECU, tsaka sa number 4. So ito yung 1, 2, 3 and 4. O, dito muna tayo sa 3. Ayan, ground pa rin. Tingnan natin. So ay, so ayan, meron pa rin continuity, okay pa rin yung ground nya. So punta tayo dito sa number 4, ground. So so ayan, okay. So ibig sabihin lahat merong linya yan mga tropa. Ibig sabihin lahat may continuity. Magmula dito sa BSI, papuntang BSI, papuntang ECU socket, yung wiring niya, socket to socket tayo mga katropa, socket to socket. So tsaka yung ESP punta rito sa ECU socket, yung dalawa. So ibig sabihin okay yan, okay yung wire, walang putos, walang putol. So tsaka itong ground, ibig sabihin may ground, wala rin putol yung wiring. Yung kanina naman dito sa ECU papunta rito sa fuse box, okay din lahat ng linya. Ito lang naman hindi natin nasukat. Ayan, itong isa na to. Ito kasi kailangan natin i-switch on para masukat natin yung continuity nya. Ito yung supply papuntang ECU. Ayan, yung 12 volt. Ayan, F1. Ito yun. Ito yun mga katropa, ito yun. Ito yung fuse ng ECU. Pag on mo, magkakaroon na ng supply yung ECU. Ito yun mga katropa. So kailangan i-on. So nakahugot yung battery, kaya hindi ko pa ma-check. Kukumpletuhin ko yan, tapos checkin ko yan mga katropa. So na-check na natin lahat gaya na sinabi ko mga katropa. Pero meron akong isang napansin mga katropa, ipapakita ko sa inyo. So, para makita nyo mga katropa, kapakita yung obvious cellphone, biluan naman natin yan. Kung nakikita nyo yung mga socket yan sa pinakapuno mga katropa, anong nakikita nyo? Diba sunog yan, diba may sunog mga katropa? So ayan, may melted mga katropa, kung mapapansin nyo yan. May sunog. Ayan mga katropa. May sunog yan pagka ganyan mga katropa. So ibig sabihin yung module ng ABS or ESP dyan sa pidyot, so ibig sabihin may problema mga katropa, kaya hindi tayo maka connect, lost communication. Ibig sabihin pala mga katropa, pag may problema yung isang module nito pala, magkakandaloko-loko yung ano mga katropa, hindi ka makakakonect, maglo-lost communication ka. Yan. So yan lang yung maisi-share ko sa inyo mga katropa. So ito mga katropa, checkin ko na yung number 5, yung kanina, ito yun.
ito sa relay, yung number 5, itong F1 papunta sa sa number 5 na pin sa ECU. Naka-on na yung ano natin, mga katropa, naka-on na yung naka-on na yung ating ignition. So dito sa number 5, ito yon. Hindi ako nagkakamali. 1, 2, 3, 4, 5 pala yung number 5. So tingnan natin siya kung may continuity. Hindi pala naka-on kung ano natin. So ayan, so ayan, meron siyang continuity, mga katropa. Yung number 5 na pinuli ko kanina, ito yon. So ito yon, yung may relay na sinasabi ko. Tapos pupunta rito sa number 5 na yan, pupunta rito sa F1. Yes, F1. Oh, yan, meron. So testingin natin kung meron bolt, kung ilang bolt tayo. Kasi naka-on naman siya. Oh, meron siyang bolt. Ayan, mga katropa. 12.23. So ibig sabihin, yung kanina, yung may relay, ito yung supply ng papuntang ECU, mga katropa. So kahit sa bolt, ayan, kabilaan yan, meron bolt. Ayan, 12.24. So ayan, ayan. So ayan, katropa. So okay naman lahat ng system. So yun nga lang, kagay ng sinabi ko kanina, mga katropa, yung sa ABS pump ay may sunog. Sunog yung module ng ABS pump, mga katropa. So kaya ayun, kaya ayun ang problema. Kaya maglo-loss communication pa rin siya with ABS. So ayan, mga katropa. So ayan, mga katropa, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel. Sana may mga nakakakuha kayo ng idea sa mga content ko, mga katropa. So itong content na to, ito medyo mahirap, mga katropa, kaya tinry ko lang na i-gawa ng content para magkaroon lang kayo ng idea or para ma-share ko sa inyo, mga katropa, yung na-encounter ko, mga katropa. So ayan, maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta sa aking channel, lalong lalo na sa mga subscriber, viewers, at sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo, mga katropa, at hit nyo ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video, mga katropa. Sana may sana nakakakuha kayo ng idea sa mga content ko, mga katropa. At sa mga darting pang video, sana makatulong sa inyo, mga katropa. So ayan, dito ko na lang tatapusin, mga katropa. Na ipakita ko na sa inyo kung paano chicken, mga katropa. At naipakita ko rin sa inyo kung ano na yung nakita kong sira. Kailangan magawa muna yon para maging okay yung lahat ng system niya, mga katropa. So ayan, lagi natin tatandaan, mga katropa, stay safe, stay tuned, God bless, bye, thank you for watching, mga katropa, see you in my next video.